sa layo, mga kapatid. Kinausap niyo ba ang Panginoon sa buong sandigong ito? Kayo ba'y nakipagtagpo sa Kanya? Nakita niyo ba ang Panginoon sa buhay niyo itong Sunday na ito? Nagpakita naman siya sa inyo. Nagsalita naman siya sa inyo. Tawa nga, nagsalita ang Diyos sa ating buhay. Kung minsan iniisip ng mga tao kung mayroong Diyos. At kung mayroong Diyos, bakit hindi siya nagpapakita ng malinaw? Bakit hindi siya nagsasalita ng malinaw na tinig? Mali ang mga katanungan ito sapagkat ang Diyos ay malinaw na nagpapakita at malinaw na nagsasalita pero hindi sa lahat. Kundi ang Diyos ay malinaw na nagpapakita at nagsasalita sa mga taong masigasig na naghahanap sa Kanya. Gaya ng pangyayari sa Jeremiah chapter 29 verse 13 na ang bayang Israel ay kasalukuyang sila'y nabihag sa bayan ng Babylon. At ang Babylonia ay isang makapangyarihang bansa. At ang bayang Israel ay nalulungkot, nalulumbay dahil sila ay naalipin. At ang sabi nila, sila ay nag-usap-usap na maaari nilang pigilan ng paghahari o ang pagkukontrol sa kanila ng Babylonia sa pamamagitan ng kanilang pag-rebelde. Subalit, ang salita ng Diyos ay dumating sa kanila at nagsabing hindi maaaring mangyari na mapapatigil ang kapangyarihan ng Babylonia sa pamagitan ng pagrebelde, kundi ito ay hahaba pa ng 70 years ang inyong pagkaalipin at paghahari ng Babylonia. At sa 70 years na ito, maraming mga bulaang mga ngaral at propeta ang magpapahamak sa inyo. Kaya ang sabi po roon sa Jeremiah 29 verse 13, hahanapin ninyo ako at ako'y inyong matatagpuan. Ganito ang sabi, hanapin niyo ako at matatagpuan kapag hinahanap niyo ako ng inyong buong puso. Ang tanging makakatagpo lamang sa Diyos ay ang mga masigasig na naghahanap sa Kanya ng buong puso. Ganon din ang sinabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 29, ang sabi ng banal na kasulatan, ngunit kung mula roon ay inyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos, siya ay iyong matatagpuan kung iyong hahanapin ng buong puso at buong kaluluwa. Ang Diyos ay malinaw na nagpapakita at malinaw sa isang malakas na tinig na siya nagsasalita, hindi sa lahat, kundi sa bawat masisigasig na tao na naghahanap sa Kanya ng buong puso. Buong puso. At ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang paraan. Malakas siyang magsalita sa mga handang makinig. Napatutunayan natin ngayong umaga, batay sa banal na kasulatan, na ang Diyos ay malakas na nagsasalita sa mga handang makinig sa Kanya. Na paano siya magsasalita? Paano magsasalita ang Diyos? Na alam natin lahat ng tao gustong makarinig ng tinig ng Diyos. Makakita ng Diyos kapag siya ay nasa gitna ng problema, kapag siya ay naroon sa kagitnaan ng kaguluhan,
at kawalan ng pag-asa. Gusto niya makakita ng pag-asa. Gusto niya makarinig ng katotohanan. Ang sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga, na ang Diyos ay nagsasalita ng malakas sa apat na paraan. Una, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Kaya pinamagatan ko po ang ating paksa ngayong umaga, Panginoon, magsalita ka. Panginoon, magsalita ka. At ang Diyos ay malinaw at malakas na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Alam niyo kung minsan, kung kayo ay tayo nasa aguluhan, nasa kalungkutan, mas dali lang ang nilikha ng Diyos. Kaya maraming mga tao umuupo sa tabi ng baybayin, sa Dewey Boulevard, dahil tinitignan nila ang sikat ng araw, hinahangaan nila ang ganda ng liwanag ng araw, pero hindi na nakikita kung sino ang may likha ng araw na yun. At sa Psalms 19, verse 1 hanggang 4, ito ay isang awit ni Haring David na habang pinagmamasdan niya ang paglubog at pagsikat ng araw sa may silangan, siya nakagawa ng isang awit. At ganito ang sabi niya sa Psalms 19 verse 1 to 4. Nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Sa araw-araw ay nagsasalita at gabi-gabi ay nagpapahayag ng kaalaman. Walang pananalita o mga salitaman ang kanilang tinig ay hindi naririnig. Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglagay siya ng tolda para sa mismong ang tinig ng Diyos ay maririnig natin sa kanyang mga nilikha. Sapagkat ang kanyang mga nilikha ay nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Hindi niyo ba naranasan yun na kapag kayo'y nalulungkot, tumitingin kayo sa mga nilikha ng Diyos at ano ang sinasabi ng Diyos sa inyong puso? May kapayapaan kayong natatanggap. May kapayapaan kayong nadarama sa inyong puso. At ang sabi sa Romans 1:19-20, na ang mga nilikha ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Kung nararamdaman mong ikaw ay nag-iisa, kung ikaw ay nakakadama, na para bang ikaw ay separated, isolated, tignan mo lamang ang mga nilikha, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan nila na hindi ka nag-iisa. Kung paanong nilikha ng Diyos ang San Sinopo, ganun din nililikha niya ang mga taong nagsisisi ng kanilang kasalanan at sumasampalataya kay Kristo, binibigyan sila ng bagong buhay at bagong pagkatao. Kaya kung makikita natin ang mga nilikha ng Diyos, masasabi natin, Lord, sa bigat ng aking problema, gaano pa ang kapangyarihan magagawa mo sa akin ngayong nilikha mo sa pamagitan ng kapangyarihan? Ang sangsinukob na ito, gaano pa yung problema ko? Totoo, Panginoon, nagsasalita ka sa pamamagitan ng iyong mga nilikha. Kaya tanong ko, may panahon ba kayong makinig sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng pag-obserba ng mga nilikha niya? Mas dali niyong ibon. Nakakakain sila sa bawat araw. Na hindi sila nagtatrabaho, na hindi sila nag-iipon, mas dali nyo ang mga damo. Nagkakaroon sila ng kulay at sila nabubuhay panandalian. Mamayang hapon sila ay mamamatay. Pero gaano ka pa kaya na isang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, makinig ka sa kanya sa pamamagitan ng pagmamasid mo sa pamamilikha niya. Kung ating titignan ang mga bituin, sila ay nakasabit doon sa kawalan. Ang mga buwan, ang mga bituin, maging ang ating mundo, ay walang humahawak sa kanila. Pero nananatili siya na roon sapagkat ang Diyos
ang siyang kumukontrol sa kanila. Kung itong bagay na ito, ang lahat ng ito, ang sansalikob na ito, ay kinontrol ng Panginoon, ang siyang may hawak, gaano ka pa kaya? Gaano pa yung problema? Nagsasalita ang mga nalikta sa iyo, mga kapatid. Pero nakikinig ka ba? Nakikilala mo ba ang Diyos? Maliwanag siyang nagpapakilala sa iyo. Napakalantahan. Ang ating tingin lamang ay ang ating sarili at kung ano yung makukuha natin sa mga bagay na kanyang nilikha. Pero hindi natin nakikita at hindi natin narinig ng Diyos ay nagsasalita sa iyo. Sasabihin niya, sa ganda ng sansilibutan ito, sasabihin niya sa iyo, minamahal kita. Pero hindi ko po pinapakita. Nagsasalita ang Diyos na hindi kanya iniiwan. Ang creations na ito, mga kapatid, hindi ito makapagliligtas sa atin. Alam natin yon. Maraming sumasamba sa mga nilikha at yun ay tinapuot ng Diyos. Ngunit ang mga nilikha ay nagpapayag ng kanyang kapangyarihan sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay pinasulat niya, ang kanyang tinig ay pinasulat niya saan? Sa kanyang salita ng Diyos. Sa kanyang salita. Kaya nga ang Diyos din ay nagsasalita ng malakas sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun ay dalawa. Ang Diyos ay malakas na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ang tinig ng Diyos ay narinig ng ating puso sa pamamagitan ng pagmasid ng kanyang mga nilikha, ang Diyos ay narinig din na nagsasalita sa kanyang mismong salita, ang kanyang Biblia. Tinig ng Diyos ay nasa kanyang salita. At ang kanyang salita, ang kanyang Biblia, na kung ito'y ating pakikinggan sa pamamagitan ng ating pagbabasa at sa pamamagitan ng ating pakikinig sa pangangaral, nakadisenyo ang salita ng Diyos upang tayo'y magkaroon ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. Kung ang mga nilikha ay mayroong tinig na nagbibigay sa atin ng kapayapaan, nagbibigay sa atin ng kagalakan sa gitna ng ating kaguluhan, lalo't higit ang tinig ng Diyos ay marinig sa kanyang salita at ito ay nagbibigay at nagbubunga sa atin ng pananampalataya. Pananampalataya magdadala sa atin sa kaalamang kaligtasan. Ang mga propesiya na mga fulfilled prophecy ay nakadisenyo upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kay Kristo. Tingnan nyo, gusto kong basahin ang ilang mga talata dito, mga kapatid. Nais ko ipabasa sa inyo. Pwede bang magbasa? Pwede bang basahin ni Sister Aura Sayas 42 verse 8 to 9? Then, pakibasa Zen Isaiah 44 verse 6 to 8. Isaiah 44 verse 6 to 8. Then, Brother Rudolph, pakibasa Isaiah 45, 18 to 21. At Sister Sally, pakibasa ang Isaiah 46, verse 9 to 11. Gusto kong ipakita sa ating kalagitnaan na ang kanyang salita, ang kanyang mga gawa ay nakadesenyong magbigay sa atin ng pananampalataya tungo sa ating ikaliligtas. Pakibasa, una, Isaiah 42, verse 8 to 9. Okay, sinasabi ko, ako ang Panginoon at yan ang aking pangalan, hindi ko bibigay sa iba ang aking kaluwalhatian.
ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuhan. At sinabi niya sa verse 9, lahat ng bagay na ito ay kanyang sinalita bago pa sila lumitaw. At ang salita ng Diyos ay nagsasalita sa atin ng Diyos ay makapangyarihan. Next, Isaiah 44. Sinabi rito ng Panginoon na siya din ang Diyos, ang Panginoon, ang Hari ng Israel. Ang manunubos, ang Panginoon ng mga hukbo. Ano po kung ibig sabihin ng mga hukbo? Mga creation. Lahat ng mga bagay sa sanglibutan, sa sanglalagitan, siya ang Panginoon ng hukbo. Siya ang una at ang huli at liban sa Kanya ay wala ng ibang Diyos. Sino ang kagaya sa ating Diyos na nagpapahiyan at mag-aayos sa ganang akin ang sabi niya mula ng aking tatag ang matandang bayan at ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipapahiyan. May noong ipinapahiyan ang Panginoon before the foundation of the world at ito ay nagdanap lahat sa ating panahon. At sinasabi rito ng panampalatay natin ay nakapatay sa Diyos na nagsasalita at ang kanyang salita kailanman ay hindi mabibigo. Isaiah 45:18-21. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, nalumikha ng langit, siya ay Diyos. Nalagaan niyo ng lupa at gumawa niyo na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sila. Ito ay kanyang itanuhan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Ako hindi nagsalita ng lilim sa dako ng lumain ng katiliman. Hindi ko sinabi sa lahi ni ako, hanapin ninyo ako ng walang kabuluhan. Ako ang Panginoon ay nagsasalita ng katwiran. Ako'y nagpapahayag ng mga bagay sa matuwi. Kayo'y mag-ipon at bumalito. Magsilapit kayong magkakasama. Kayong mga nakaligtas sa mga bansa. Sila'y walang kaalaman na nagdadala ng kanilang kamoy na larawang inanyuhan at nananalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Kayo'y magpahayag at maglahat. Oo, magsangunihan silang magkakasama. Sinong nagsabi nito ng unang palahon? Sinong nagpahayag niyon ng una? Hindi ba ako na Panginoon at walang Diyos liban sa akin? Isang matuwid na Diyos at tagapagligtas. Walang iba, liban sa akin. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ating Diyos ay nagsasalita. Makinig ka. Makinig tayo. Pero ang ginagawa ng mga tao ngayon, imbis na pakinggan at tignan ang totoong Diyos, sila ay pumabaling sa mga kahoy, mga patrasong kahoy, na mga inanyuan, at doon sila tumatama. Doon nila nilalagay ang kanilang kinabukasan. Doon nila sinasangguli ang kanilang pagpunta sa ibang bansa. Paano man ang kanilang gagawin? Pero ang Diyos ay nagsasalita, nakikinig ba tayo sa Kanya? Nakikinig ba tayo sa Kanya? Lahat ng bagay na Kanyang itinakda ay nangyari. At nangyari ito upang ito'y magbigay sa atin ng panampalataya mismo sa Kanya. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin. Isaiah 46:9-11. Umuhalaga sa atin sa mga dating bagay na tula. Pagkat ako'y Diyos, walang ako'y Diyos at walang gaya na nagpapakilang mga dating mga isip na nang mga puno
dahil mula sa kasalanan. Nang takong gumagawa ng aking dahilan mula sa malayong kapatid. Oo, aking sinabi. Oo, aking kapangyarihan. Aking pinag-alam at itong gagawin. Ito ang sabi ng Panginoon sa atin. Nagsasalita sa kanyang salita, ang mismong Biblia, na siya ay Diyos, na walang kaparis, wala siyang katulad, kung ano ang kanyang tinakda, sa una siyang gagawin, at walang bagay na kanyang binitiwang salita, ay hindi maaring hindi mangyari. Siya nagpapahayag ng wakas, mula sa pasimula. Siya yung nagpahayag ng eternity, from the beginning to the end, beyond pa sa kabila ng beginning at sa katapusan, siya ang naglatag na yan. At ang sabi niya sa 10, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. At ang sabi sa 11 sa huling-huli, oo, aking sinabi, oo, aking papangyarihin, o aking pinanukala, at aking itong gagawin. Yan ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Ito ba ay ating napapakinggan? Mayroon ba tayong pananampalataya sa Diyos na siya may kontrol ng lahat ng bagay, maging ang buhay natin sa araw-araw, siya may hawak. Ngunit pilit natin kumakangan, pilit natin kumakaliwa, ayaw natin pakinggan ang kanyang tinig. Mas nais natin ang ating buhay ay ating gawin sa kaliwa, ngunit napipigo tayo at mapipigo ka. Kahit anong gawin mo, maaaring pinipilit mo sa kanan, naabot mo, pero sa turo nun ay kapamakan. Ngunit ang tinig ng Diyos ay nagsasalita sa iyo, eto ako, walang ibang kapares, basahin mo ang aking salita at ako'y magsasalita sa iyo. Ako ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Lahat ng salita ng Panginoon, from Genesis up to Revelation, tinupad niya ang lahat ng kanyang mga sinabi, ang mga propesya. At ang layunin ng banal na salita ay magbigay sa atin ng faith. Magproduce ng faith. Faith sa Diyos at hindi faith sa iyong faith na iyong kapalaran. Marami ngayon ang ipitwala sa kapalaran. Itong kapalaran ko eh. Itong kapalaran ko eh. Baka sakaling iyon ang kapalaran ko. Hindi kanya. Ang Diyos ang nagtatalaga ng iyong buhay. Hanapin mo ang iyong buhay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ang tanong ko, may panahon ka bang makinig sa Kanya? Nagkaroon ka ba ng panahon na makinig sa Kanyang salita? Pinabasa mo ba ito? Meron ka bang family devotion? Meron ka bang personal devotion? Narinito ka ba sa tuwing ipinapangaral ang Kanyang salita na nagsasalita sa iyong puso? May panahon ka ba? Ginawa ito ni David. Ginagawa ito ni David. At ang mga salmo niya, yan ang papatunay na mga taong Diyos ay nakikinig. Nakikinig siya sa tinig ng Diyos. Pinagmamasdan ang kalangitan. Pinagmamasdan ang mga nangyayaring providensya. Nagsasalita ang Diyos. Psalms 19 verse 7 hanggang 11. Pagkatapos na makita at marinig ang Diyos sa mga nilikha, bumaling siya sa salita ng Diyos. Pakibasa ang Psalms 19 verse 7 to 11. Brother Amin. Psalms 19 verse 7 to 11. Seven to 11. The law of the Lord is perfect, leading the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The counsel of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, lightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true, righteous altogether. More to be desired are then the gold, even much fine gold. Sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. 11.
forever by them is your servant Mark, giving them your great reward. Nakikin nyo. Tingnan nyo kung mas mahalaga pa ito sa ating kinakain, sa ating trabaho. Well, kailangan natin yung trabaho. Pero hindi tayo magkakatrabaho kung hindi muna magtrabaho ang Diyos sa atin. In Him we live and move and have our being. Kailangan natin pakinggan ang kanyang salita. Ang sabi sa verse 7, ang kautusan ng Panginoon ay saktan. Ito'y perfect na nagpapanauli ng kaluluwa. Nakita nyo? Kung ito'y pinabasa natin, the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Nagpapanauli ng ating kaluluwa. Higit pa sa ating nakikita sa kanyang mga nilikha. Ang pagtuon ng Panginoon ay tiyak. Ang kanyang testimony, ang kanyang sinasabi sa Banal na Kasulatan ay tiyak at hindi mali magkamali at nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Nagpapatalino ito. At ang sabi sa 11, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, ang kanyang mga utos. Ito'y nagpapagalak sa puso. At ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng ating mga mata. Tignan nyo, pag kumain kayo, maranasan mo ba ang ganitong kadalisayan ng inyong pakiramdam? Maaring patay kay gutom at nakakain, bumiliwanag ang iyong mata, pero mamaya-maya, wala na. Pero ang salita ng Diyos, sakta ito. At mula sa salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng respeto sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng paniniwala sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng takot sa Kanya. Takot na banal. At nasabi sa verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis. Nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Kaya ang sabi dito, mga kapatid, pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Anong sabi sa verse 10? Anong sabi sa verse 10? Sino maaaring sumagot dyan? Anong sabi sa verse 10? Ang salita ng Diyos na ano ay? Ano? Okay. Higit na dapat silang naisin. Kung nagnanais kang kumain at uminom, kung nagnanais kang magtrabaho at kumita, ang sabi nito, higit dapat ang salita ng Diyos naisin. Sapagkat, ano to ang sabi? Lalong higit kaysa maraming dalisay naging to. Ito ang ating kinadudulingan eh. Pag nakita tayo ng salapi, kapag nakita tayo ng ginto, hindi naman palagay ang ating sarili, parang mamamatay tayo kung wala ito. Pero sabi rito, ang salita ng Diyos, higit pa sa dalisay ng ginto. Higit ding matamis kaysa pulot. At sa pulot po kutang tumutulong. Now hanggang kailan ninyo makikinggan ang salita ng Diyos? Hanggang kailan ninyong ilingiw ang inyong mga tenga para hindi nyo mapakinggan ang salita ng Diyos? Di kayo mabubuhay kung walang Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos. Hanggang kailan? Alam nyo, taglay natin ang salita ng Diyos ng higit pa kay Haring David. Ang hawak ni Haring David ay ang limang aklat ni Moises. At ang ibang mga propesya ng mga propeta sa panahon yun. Pero lahat ng yon ay sinulat. Hindi nabasa ni David ang bagong tipan. Pero tayo hawak natin ito. Pero hindi natin ito binibigyan ng halaga. At pinagpipray natin, Lord, magsalita kayo sa akin. Kapag may problema, kapag bigo ka na, malakas natin tumawag sa Diyos, Lord, magsalita ka sa akin, pero bingi ka sa iyong kinagigiliwan. At alam nyo, hindi lamang nasasalita ang Diyos ng malakas at magitan ng mga nilikha. At hindi lamang niya pinasulat para malakas siyang magsalita
sa pamagitan ng kanyang Biblia, kundi mismo ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos ay malakas na nagsasalita sa kanyang anak. Yun ang tatlo. Sa simula, narunang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao at ito ay ang Panginoong Jesus Christ. Nagkatawang tao si Jesus. At ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Nung araw nagsasalita ang Panginoon sa mga kalawakan, sa mga propesya, sa mga propeta, sa mga anghel, sa ibang mga visions. Pero ngayon sa ating panahon, ang Panginoon, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Pakibasa ang Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Pakibasa nga din Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Pagbasa ang verse 3 sa unang phrase. Tignan niyo, ang salita noon ng Diyos na walang iba kundi si Kristo ay sinubo ng Ama na magkatawang tao. Para sa atin. Para sa atin. Sinubo. At sabi noong sa verse 1, noong unang panahon, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Subalit, ngayon, sa mamuling araw, siya ay nagsasalita sa atin sa pamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana na lahat ng mga bagay na sa pamagitan din niya ay ginawa ang mga sandita. Verse 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. He is the exact representation of God. Makita mo lang si Jesus, nagsasalita na ang Diyos sa iyo. Marinig mo lang ang kanyang tinig, nagsasalita ang Diyos sa iyo. At ang tinig ng Diyos ay nananatili yan sa bawat Kristiyano dahil si Kristo naganahan sa kanyang puso. Ikaw ba ay mayroon ng Kristo naganahan sa iyong puso? Kung si Kristo nasa iyong puso, tunay na alagad ka ni Kristo at sumusunod ka sa kanyang salita. Pero kung wala kang pagmamahal sa kanyang salita, pinagtatawanan mo ito, binibiro mo ito, binibigyan mo ito ng kaulugan, eh wala ang tinig ng Diyos. Nandito lang sa isip mo. Nandito lang yan sa isip. Pero si Kristo, ang Diyos, ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Paano yun? Kung ano yung buhay ni Kristo, yun ang mensahe ng Diyos sa atin. Ano yun? Salita na nagkatawang tao. John 1:14. Yung salita noon, naligyan doon sa beginning. And God said, let there be light, and there was light. Nagsalita ang Diyos. Nangyari lahat ng bagay. Nagsalita ang Diyos na magkaroon ng bituin, magkaroon ng mga bagay. Nagsalita ang Panginoon na magbigay ng liwanag at naroon ang Diyos.
At ang salita ng Diyos, ito'y nananatili sa mga nilikha, nagpapahayag ng kapangyarihan. At ang salita ng Diyos ay kanyang pinasulat upang ating mabasa, upang siya'y lagi natin na mapakinggan. At ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao upang ipaunawa sa atin ang layunin ng Diyos. May plano ang Diyos. Para maunawaan natin ang Diyos. Kaya ang teachings ng Panginoon at aral ng Panginoon, salita ng Diyos. Nagsasalita sa atin ang kanyang mga himala, salita ng Diyos, na kanyang gumawa ng mga bagay na hindi pa sa providensya o kontra sa providensya, sapagkat siya ay Diyos ng himala. Ang providensya ay gumagawa lamang ayon sa layunin ng kanyang pagkakalikha. Pero ang Diyos ay gumagawa ng higit doon sa providensya, kung tawagin niya ay mga himala. At ang Panginoon ay nagpapakita ng mga himala at nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng mga himala. At si Kristo nagtuturo sa atin. Ito ang ating pinag-aaralan araw-araw. Tuwing Sunday, nagbibigay sa atin ng babala, nakikinig ka ba? Pinapakinggan mo ba? Ano ba ang layunin ng ating pagdating, pagdalo sa lugar na ito? Para lang magpakita na okay lang ako, buhay ako. No? Ang layunin natin dito ay pakinggan siya ng magsasalita sa ating puso. Tinanggap pa natin ang aral ni Kristo na siya lamang ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Pinimulaan ba natin ito? Pinimulaan ba natin ang kanyang katotohanan? Nang tunay na mga alagad ng Diyos ay nakikilala sa kanyang bunga. Pinakinggan ba natin ang babala ng Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay pagbubuksan ng langit, kundi yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama? Pinapakinggan ba natin ito? Maaaring mapapakinggan natin, pero ito ba'y ating isinagawa na magkaroon tayo ng tamang relasyon? Kaya sabi nga ng Panginoon palagi, madalas yung sabihin. Like for example, sa Mark chapter 4 verse 9, ano sabi ng Panginoon doon? Ang sino mang mayroong tengang pandinig ay dapat siyang makinig. Anong sabi ng tengin niya? Bakit nagkaroon ka ng tengang dalawa? Para mabilis kang makinig. Yun ang layunin. Makinig saan? Makinig sa tingin ng Diyos. Bakit isang bibig mo? Para mabagal kang magsalita. Dahil pag nasasalita ka, hindi mo marinig kung sinasabi ng Diyos. Now, ikatlo mga kapatid. Hindi lamang ang Diyos ay nagsasalita sa mga nilikha, sa salita niya, maging sa kanyang anak, kundi alam mo ang Diyos ay malakas na nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Tingnan niyo ang sabi sa Mark 16, verse 15 to 16. Pakibasa lang. Sino babasa? Brother Larry, pakibasa. Mark 16, 15 to 16. Marcos, this is peace. Sinabi sa kanila, umayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng lika. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay patuloy parusahan. Okay. Ito po ang utos ng Diyos sa kanyang mga alagad. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga nilikha, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang salita, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang anak, pero ngayon, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga tao. At ang utos ng Panginoon sa kanila, humayo kayo at ipangaral ninyo ang
ebanghelyo. Ang sumasampalataya at magbautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hindi po sinabing hindi maliligtas. Wala ang sabi dyan. Parurusahan. Ano, kailan nyo ba paparusahan ang anak ninyo? Kapag hindi siya nang nakinig tatlong ulit na babala, right? Tatlong ulit na babala hanggang hindi ka nakinig, parusahan ka. Misa may mamagulat, wala pang babala, namamarusa na. Hindi yun ang tama. Magbigay ka muna ng babala. Huwag ka muna mag-aaral sa isang tao na wala ka pang itinuturo. Turuan mo muna ng iyong mga anak. At pagkatapos sa ikatlong pagkakataon ng pagsaway at hindi pa rin sumusunod, yun, may karapatan ka at ang Diyos kakampi mo dyan na yung parusahan ng iyong anak. Hindi naman ibibigil. Paluin. Yung sabi niyo, parusahan. Na tayong malalaki na. Ilang beses na tayo nakakarinig ng sermon. Ilang beses na tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Ilang beses ka nang nakakarinig ng pangangaral. Ilang pangangaral ba bang kailangan mo? Maling 500, 1,000 pangangaral na papakinggan mo. May karapatan ba ang Diyos magparusa sa iyo hanggat hindi ka nakikinig? Hindi mo masisisi ang Diyos. Tapat siya kung magparusa. At kung magparusa ang Diyos, matuwid, walang pagkakamali. Sapagkat hindi siya magpaparusa dahil hindi alam ng tao kung ano ang kanyang kasalanan. Kasalanan, ang kabayaran nito ay kaparusa. Itong utos ng Panginoon sa kanyang mga alagaan, sa kanyang mga tao, ipahayag ang mensahe sa salita, sa gawa, at patunayan kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Romans 12:1-2, yun ang sabi ni Pablo. Turuan ang mga tao na sumamba sa Diyos, magsakripisyo sa Diyos ng tama, katanggap-tanggap upang malaman nila ang kalooban ng Diyos kung ano. At itinuturo ng Panginoon, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo, sapagkat kung kayo'y nag-iibigan, tunay na makikilala kayo ng maraming tao na kayo'y mga alagad ko. Magkaisa kayo. Yan ang puro ng Panginoon. At maraming nangangaral ngayon. Marami ang mga ginagamit ng Diyos na tumatayo sa pulpito upang iyong pakinggan ang tinig ng Diyos. Gaano ba kahusay makinig sa tinig ng Diyos? Pinipili mo kung ano yung papakinggan. Kung ikaw'y kinakausap, kung ikaw'y nare-review, kung ikaw ay nare-review, ano sinasabi ng puso mo? Sa kanyo. Sa kanyo, hindi sa akin mo. Ikaw'y kinakausap ng Panginoon. Nakikinig ka ba? Pinapakinggan mo ba? Pantay ng tinig. Kailangan pakinggan. Hanggat hindi mo isinuko ang buhay mo, wala kang magandang kinabukasan. Sapagkat ang kasagutan ng, sa buhay natin ay si Kristo. Ang salita ng Panginoon na nagkatawang tao na siya ipinapangalan ng kanyang mga tao. Gaan pa ang kahusay makinig sa pangangaral ng mga tao ng Diyos. Kahit sa mga tao nagsasabi Kristiyano, nakikita niyo ba, hindi ba ang tinig ng Diyos ng tao ito ay nagbago, ng tao ito ay naligtas? Anong narinig ninyo? Sa bawat Kristiyano, nagsasabi Kristiyano, anong narinig ninyo sinasabi? Kung narinig ninyo na siya'y totoong binago, nagsasalita ko. Kung narinig ninyo, hindi siya totoong binago, nagsasalita rin ang Diyos. Then, ang nakikita. Ang dapat tayo makinig sa mabuting balitang kanilang binabahagi. Kung minsan nakikinig tayo sa pangaral kung paano ang mangaral ng isang tao, hindi natin pinapakinggan kung ano yung mensahe kanya ay binabahagi.
Kaya marami tayong nakikitang kamalian, hindi natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Tungkulin lamang yan ng mga nagtuturo, ng mga nangangaral, na kailangan i-critics ang kanilang pamamaraan at pangangaral. Pero bilang tayo, Kristiyano, na nakikinig every Sunday ng preaching, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. At hindi yung ano yung ginagawa ko, ano yung kilos, pagkakamali ng mga mga. Hindi pakinggan natin ano ang mensahe ng Diyos para sa iyo. Kapag ikaw na nasa magitna ng problema at kagigatan, madalas mong sabihin, mayroon ang Diyos. Bakit hindi siya nagpapakita sa akin? Bakit hindi siya nagsasalita na narinig ko? Nagsasalita ang Diyos sa iyo. Masdan mo ang mga lalika. Basahin mo ang kanyang salita. Bulay-bulay mo si Kristo kung paano kanya iniligtas. At bulay-bulayin mo yung mensahe na pakinggan mo ng isang mamaral. Itong sabi, nagsasalita ang Diyos. Hindi maaaring hindi magsalita ang Diyos. Kahit masdan mo ang mga batang naglalakad yan sa mga street children, hindi maaaring, ang nakikita mo rin, karamihan nila, kabawan ng Diyos, hindi mo nakikita kung ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo tungkol sa kanila, kumpara sa iyo. Masdan mo mga bulaklak. Anong sinasabi ng Diyos sa iyo? Kung ikaw negosyante, masdan mo ang iyong negosyo. Bakit hindi kumikita at bakit sumasagana? Anong tinig ng Diyos ang napapakinggan mo? Kung ikaw nagtatrabaho, bakit hanggang yun hindi ka pa naumentuhan? Anong mensahe mayroon ng Diyos sa iyo? Kung ikaw'y mag-absorb, bakit hindi ka matanggap-tanggap? Anong mensahe mayroon ng Diyos sa iyo? Kung ikaw'y mayroong magandang pangmatawan pero mayroong kang lihim na karamdaman na nagbibilang na lamang ng araw, anong mensahe mayroon ng Diyos sa iyo? Nagsasalita sa iyo. Pakinggan natin. Kailang malungkot, marami pong ayaw makinig sa tinig ng Diyos. Maling isa ka dyan. Hindi nakikinig. Matthew 13:15, ganito ang sabi, bakit hindi nakikinig ang mga tao ito? Bakit hindi nakikinig? Sapagkat naging manhid na ang puso ng bayang ito. Mahirap nang makarinig ang kanilang mga tainga. At ipinikit nila ang kanilang mga mata. Baka ang kanilang mga mata'y makakita. At makarinig ang kanilang mga tenga. At makaunawa ang puso nila. At manumbangik sa akin. At sila'y aking pagagalingin. Ang mga tao ito na hindi nakakarinig. Ito yung mga tao ipinipikit ang kanilang mga mata sa kabutuhanan. Tinatakpan ang kanilang mga tenga. Ayaw nilang pakinggan. Dahil natatakot sila na baka mabago ang buhay nila, baka mabago ang takbo ng trabaho nila. At sila'y pagagalingin ng Panginoon, sila'y nilitas ng Panginoon, ayaw nilang pakilaman sila ng Panginoon. Natatakot sila na sila'y mabago ng Diyos. Kaya matigas ang kanilang mga puso. Pinipikit ang kanilang mga mata. Nakakalungkot. Ang sabi nga ni Haring David sa Psalms 14 verse 1, only fools say in their hearts, there is no God. Tanging hangal na tao lamang ang nasabing walang Diyos. Maraming hindi sinasabi sa bibig, maraming hindi sinasabi sa kanyang isipan, pero sinasabi sa kanyang mga gawa na sa araw ng Panginoon, dapat siyang naroon sa parang Panginoon, pero nasaan siya? Walang Diyos! Dito ako sa trabaho ko, dito ako sa napuhay ko, walang Diyos! Tanging hangal lamang ang nagsasabi sa kanyang puso ng Diyos. Psalms 10:4, the same, sabi ni David, sa kapaliruan o sa kayabangan, kahampugan,
ng kanyang mukha, ang masama ay hindi nagkahanap sa Diyos. Lahat ng iniisip ay walang Diyos. Kung nandiyan ako palagi sa Diyos, paano ako makapag-approve? Paano kikita? Paano ako yayaman? Paano ako umlat sa buhay kung lagi ako nasa Diyos? Only fools. At mga hambo ang nagsasabi sa kanyang isipan ng walang Diyos. Salamat na lamang sapagkat may mga maralang Diyos. May propeta ang Diyos na laging nananawagan. Isaiah 55 verses 7. Open, bukas ito sa iyo, sa akin, sa ating lahat, araw-araw, bawat minuto. Ang sabi nito ni Isaiah verse 6 to 7. Isaiah 55. Inyong hanapin ng Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit, sapagkat dating Panginoon, panahon, hindi mo siya makikita, hindi ka na niya marinig. Hanapin. At upang makita natin at marinig, verse 7, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumpalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi ko lang tapos sa kaparusahan at katulan ang lahat ng tao, maging ikaw, laging nananawagan at nagsasalita ang Diyos, narinig at tinig niya sa ating puso sa pamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Hanapin ninyo ang Diyos at siya inyong matatagpuan hanggat siya'y matatagpuan. Umalis kayo sa kasamaan. Maaring bagay na hindi masama pero nagiging masama dahil yun ang sinasamba. Umalis kayo dyan, sabi niyo, at kayo'y palatawarin ng Diyos. Handa ba kayo makinig patinig ng Diyos? Sana sa tuwing tayo na sa gitna ng problema at sinasabi natin, Lord, magsalita ka. Sikapin natin pakinggan ang tayong tinig sa mga delika sa kanyang salita kaysa Kristo at sa mga pangaral ng inyong tao. Tayo na lang. Panginoon, salamat po na ang inyong pangako sa inyong mga tao simula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Hindi ka nagbabago. Ang iyong pangako, hindi mo kami iiwan. May tatalikuran mo. Ngunit kailangan namin huwag iwalay ang iyong salita sa aming mga bibig. At mulay-mulayin namin ito araw at gabi upang masunod namin ang lahat na naayon sa inyong usap. Lord, tulungan kami na maging mapagpakumbaba sa aming sarili na kung wala sa aming buhay, wala kami kinabukasan. Apart from you, we are nothing and we can do nothing. Tulungan niyo kami, Panginoon, na marinig namin ang inyong tinig sa bawat sandali na aming buhay.